magsasubmit kami within today, late tonight, a report on the updates to the President, and we'll be requesting him na ipaubaya na niya sa Department of Health at saka sa Department of Education ang mga desisyon. Kasi yung sa batas, nagsasabi, ang presidente ang magdidesisyon. Na kung pwedeng, ipasa niya sa amin yung authority na yan o i-assign niya kami para mas mabilis ang pag-expand natin. Isusumite na ng Department of Education kay Pangulong Rodrigo Duterte ang mga detalye kaugnay sa nakatakdang pagsisimula ng limited face-to-face classes sa darating na Lunes. Ayon kay Education Secretary Leonor Briones, isasabay na rin nito ang apela kay Presidente na ipaubaya na sa kanila at sa Department of Health ang pagpapasya sa expansion ng physical classes. Ito ay kung magiging matagumpay ang resulta ng isasagawang in-person learning sa higit 100 paaralan na kasali dito. Ayon kay Secretary Briones, sakaling pumayag ang Pangulo, mas mapapabilis pa ng ahensya ang pagbubukas ng mga eskwelahan sa susunod na taon. Sa ngayon, mayroon palang 100 pampublikong paaralan ang naaprobahan ng Department of Health. Pasok sa listahan ng DepEd ang 10 eskwelahan sa Region 1, Region 3, Region 8 at Region 10, habang 8 naman sa Region 7, Region 9 at Region 11, 9 sa Region 5, habang 5 naman sa Region 4A at Region 12, at 3 sa Region 6. Pinakamarami naman sa Region 13 kung saan 14 na eskwelahan ang naaprobahan ng DOH. Ayon sa DepEd, nakapagsagawa na ng orientation ang mga regional directors sa mga school personnel, mga magulang at maging sa ilang mga estudyante upang matiyak na ligtas ang pagbabalik eskwela. Lahat na posibilidad pinag-aralan namin, lahat na solusyon pinag-isipan, mayroon tayong contingency plans, mayroon tayong very detailed plans sa pag-implement nito, pati yung mga school grades na kailangan na isama dito sa ating pilot. Ito ay base sa advice ng ating mga health experts. At it makes us feel comfortable dahil maraming nagsusuporta, ahensya ng gobyerno at saka civil society as well as the parents themselves. So napakalaki ng chances ng success nito for these 100 schools. Samantala, 30 private schools naman ang pasok sa kwalifikasyon ng DepEd para makasama sa limited face-to-face classes. Gayunman, sasalain pa ang listahan dahil 20 pribadong paaralan lamang ang papayagan na makasali. Ipinunto naman ng DepEd na hindi magiging requirement ang pagbabakuna sa mga batang magbabalik sa face-to-face classes, gayon din ang regular na swab o antigen testing. Kung isa-subject ba natin sa swab test or antigen test yung mga maliliit na bata, very traumatic. And the answer of DOH is really no. They will not be subjected to antigen testing or swab test, but we will rely on symptoms. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.